Sir Van, sana ay mabasa mo ito. Meron akong gustong ikwento. Karanasan ko nung bata pa ako. At sana ay mapakinggan ko ito sa channel mo. Tawagin mo na lang akong Lawrence. Nangyari ito nung nagbakasyon kami ng pamilya ko sa Bicol. Hindi ko na lang sasabihin kung saan mismo sa Bicol. Bata pa ako nito. Mga 11 years old. Summer break, kaya nakauwi kami ng Bicol. First time ko din makapunta sa probinsya. Kaya excited din talaga ako. Siyempre, bilang bago sa paningin mo yung probinsya, marami kang makikitang puno, sariwang hangin, at napakaaliwala sa pakiramdam. Kaya naman masasabi mong masarap manirahan dito. Pero ang medyo hindi ko lang gusto ay ang magkakalayo ang bahay. Kaya naman tahimik at medyo nakakatakot. Lalo na kung nasanay ka na sa buhay dito sa Maynila. Yung bahay ng kamag-anak namin malayo sa mga kapitbahay. Kaya konti lang yung nakikita kong tao sa paligid. Maliban na lang kung pupunta kami sa mismong bayan. Pero balik tayo sa kwento. Ilang araw na din kami sa Bicol nun. Isang gabi, nakaramdam akong nadudumi ako. Hindi ko na mapigilan. Kaya ginising ko si Mama para samahan ako. Dahil hindi ko na talaga kaya. Alam naman natin na kadalasan sa probinsya na yung banyo ay nasa labas ng bahay. Palikuran kung tawagin. Sinabihan lang ako ni Mama na pumunta na ako dun. Dahil hindi ko na nga talaga kaya, nagmatapang na ako at pumunta na sa palikuran mag-isa. Habang nasa palikuran ako, dinig ko ang mga kuliglig, ang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Pero may kakaiba akong nadinig nung gabing yun. May naglalakad sa labas. Alam kong hindi si Mama yun kasi nasa loob pa siya. Natakot at kinabahan ako nung mga oras na yun. Parang may bumalik sa loob na dapat ay lalabas na. Kaya tinawag ko si Mama. Ma! Nilakasan ko para kunwari matapang at para marinig ni Mama. Nawala naman yung mga yabag. Kaya nakampante ako. Pero maya-maya ay nakadinig ako ng pagaspas ng parang isang napakalaking ibon. Natatakot na ako. Kaya pinilit at minadali kong tapusin ang ginagawa ko. Nadidinig ko pa din yung pagaspas. At dahil sa pagiging chismoso ko, Sir Van, sa tingin ko ay nailigtas ako nito. Dahil sa tuwing nag-uusap sila Mama at Lola tungkol sa mga aswang, ay nakikinig ako. Naalala ko na sinabi ni Lola na sigawan o murahin mo yung mga aswang para malaman nila na matapang ka at matakot sila. Hindi na ako nagdalawang isip at ginawa ko nga yun. Sumigaw ako at pinagmumura ko yung kung anumang nilalang yun. Pero mukhang nasobrahan ata ako kasi nagalit si Mama. Nawala naman bigla yung nadidinig ko. Lumabas na din kasi si Mama para alamin yung nangyayari. Papagalitan sana ako ni Mama. Pero nung nakita niya akong namumutla, hindi na niya natuloy. Kaya simula nun, pinipilit ko na talagang may kasama o alam kong may tao sa labas bago ako magpunta sa palikuran kapag gabi, kapag nasa probinsya kami. Ayun lang, Sir Van. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat. And God. Tawagin mo na lang akong Buboy. Ito ay kwento ni Ryan, kaibigan ko. Nakwento niya ito sa amin nung minsan kaming nag-outing na magtotropa. Grade 4 pa lang daw siya nung nangyari ito at nag-aaral ito sa isang pampublikong paaralan sa Caloocan.
Bata pa lang si Ryan nun. Nasa 10 taong gulang pa lamang siya. Nagkaroon daw siya ng bagong kaibigan na si Paul. Si Paul ay medyo weirdo. Dahil kung ano-ano ang lumalabas sa bibig nito. Minsan nga, nakikita na lang ni Ryan na nakahinto lang si Paul sa isang tabi at nakatitig sa isang lugar at walang galawan. Doon pa lang ay weird na, 'di ba? Kahit nga weirdo at ang daming hindi trip maging kaibigan si Paul ng iba nilang kaklase, ay naging mabuting magkaibigan pa rin daw si Ryan at si Paul. Isang araw, nung uwian na nila at naiihi si Ryan, nagpasama raw siya kay Paul papunta ng CR. Dahil nga labasan na at halos wala nang tao sa building, pumasok na raw si Ryan sa CR para umihi. At hindi niya napansin kung pumasok din si Paul dahil ihing-ihi na siya. Papalabas na si Ryan sa CR. Hinanap niya si Paul. Ngunit wala ito sa CR. Nakita niya na lamang si Paul na parang may kinakausap doon sa isang classroom. Tinawag niya si Paul at agad din naman itong lumingon. Natanong ni Ryan kung anong ginagawa niya doon sa classroom. Ang sagot lang daw ni Paul ay kinakausap niya lang yung kaibigan niya. Nagtataka si Ryan dahil bukod sa kanya, wala nang ibang kaibigan si Paul. Kasi weirdo nga. Dumaan ang ilang linggo at lalong naging close si Ryan at si Paul at lalo silang nagiging open sa isa't isa. Isang araw, muli na namang nakatulala si Paul. Pero sa mga oras na yun, sinusundan niya ng tingin yung isang teacher na si Ma'am Cruz. Hindi naman nila teacher si Ma'am Cruz dahil teacher siya ng grade 6. Nagtataka nga si Ryan dahil sinusundan lang ng tingin ni Paul si Ma'am Cruz. Mga ilang araw ang lumipas, nabalitaan nila na namatay si Ma'am Cruz. Ikinagulat yun ng mga teachers at mga estudyante. Dahil mukha naman daw malusog si Ma'am Cruz at bigla na lang namatay. Inatake daw sa puso. Doon nga, naibahagi ni Paul kay Ryan na kaya niya sinusundan ng tingin si Ma'am Cruz nung nakaraan dahil may nakita daw siyang itim na nilalang na sumusunod kay Ma'am Cruz. Nung nadinig yun ni Ryan, kinilabutan siya sa mga nasabi ni Paul. Natanong nga niya kung may third eye si Paul. Ang sabi sa kanya ni Paul ay oo, may third eye siya. Simula bata pa lang daw, nakakakita na siya ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Akala niya nga nung una ay natural lang yun. Akala niya lahat ng nakikita niya ay nakikita din ng mga tao sa paligid niya. Pero habang tumatagal, napagtanto na lang ni Paul na iba siya. Nang mapansin niyang siya lang ang kayang kumausap sa mga ito. Nakwento din ni Paul na hindi lang si Ryan ang kaibigan niya sa school nila. Kaso, siya lang ang nakakakita at nakakakausap sa mga ito. Sabi nga raw ng mga kalaro ni Paul, gusto nila makipaglaro kay Ryan. Kaso, hindi daw sila pinapansin ni Ryan. Mas lalo ngang kinilabutan si Ryan sa mga nasabi ni Paul sa kanya. Simula nga nun, lagi nang sinasabi ni Paul ang mga nakikita niya kay Ryan. Isang araw, nauwian na ulit nila at dahil nga sabay lagi sila maglakad pa uwi kasi walking distance lang ang bahay nila mula school. Masaya silang naglalakad nang masabi ni Paul kay Ryan. Kampanteng kampante si Jimmy sa'yo ah. Nagtaka si Ryan sa mga nasabi ni Paul. Ha? Pagtatakang tanong ni Ryan at ang sagot naman ni Paul. Kanina pa siya nakaakbay sa'yo simula sa school. Samahan niya raw tayo maglakad pa uwi. Nagulat si Ryan sa nadinig niya. Kaya naman, nung naghiwalay na sila sa may kanto, napatakbo siya pa uwi ng bahay nila sa takot. Dahil nga doon, medyo dumidistansya na si Ryan kay Paul. Sinimulan na rin ni Ryan makipagkaibigan sa iba nilang kaklase.
at sinusubukan niyang laging may kasamang iba kapag makakasabay niya si Paul habang naglalakad pa uwi. Sa kasalukuyan, magkaibigan pa rin naman daw si Ryan at si Paul. Pero hindi ko pa ito nakikita at ayoko rin naman siyang makilala. Hanggang dito na lang, Sir Van. Salamat. Yo, mga boss madam. Ito po ang ating shoutout segment. So, wag na natin patagalin. Shoutout kina Unberly Human, Cherry Ann Castillo, Ronafe Alvarado, Apple KWT, Joy Iglea, Croscano Tigimacon, Josil Nishikawa, Vana Tonhok, Rafi Antonio Solis, at kay Angel Serrano Solis. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Shoutout ko na rin po sina Miles De Guzman, Criselda Buranday, Lorena A, Jang Nancy, Maritez Suzuki, na laging nagsishare ng mga upload natin sa FB. Maraming salamat po, madam. At shoutout din kay Purinkay na magre-regalo po sa aming mga narrator. Yun, no? Shoutout sa'yo, madam. Nakakahiya naman po, pero ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Thank you po. So, yung iba po, sa next upload na lang po natin, isa shoutout. Kasi masyadong marami. Kaya hinati ko po yung mga new subscribers natin. So hanggang dito na lang po, mga boss madam. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta. And I thank you.